Good morning, guys. So for today's video, what we are going to talk about, oh, what I'm going to talk about is how I get rid of my pimples. So start muna ako sa kung ilang taon ako nagkaroon ng tagyawat. So nag-start siya ng 13 years old ako, first year high school. Nag-start siya sa noo lang hanggang sa kumalat sa pisngi, buong mukha, dibdib, sa halikod. Ganun kadami yung naging tagyawat ko at almost whole body kasi nga, ano, sobrang oily ng... Ganun kadami yung naging tagyawat ko kasi, ano nga, sobrang oily ng balat. Saka, yung mga ginagamit ko lang na pantagal ng pimples, yung mga over-the-counter lang, like Eskinol, saka before, pwede kang bumili pa ng antibiotic without reseta pa that time eh. So, gumagamit ako ng Dalacin C. At the same time, Katchalis. Yung Katchalis, effective naman siya na nakakatuyo ng tagyawat. Lalo na kung malaki yung tagyawat mo, effective siya. Kaso, sa mga maliliit, pinatutuyo niya rin naman. Kaso, anong nangyari sa akin? Since pinatuyo niya ng mabilis yung tagyawat, yung pimples, ano, kapag nauka, kasama yung laman, naiiwan yung mismong butas. So, yung mukha ko, kahit hindi lahat ng butas sa mukha ko, pinutot ko, yung iba talaga, kusa na lang talagang nauka ng sarili. Okay. Lumipat ako ng pwesto kasi masyado madaling pala doon sa unang kong pwesto. So, pakita ko sa inyo ulit. Doon sa main O, andito yung may malalim na kinutot ko. Tapos, ito yung mga naging butas na maliliit na kahit hindi ko naman siya kinutkot, naging ganyan siya. So, hanggang sa nag-work ako, ganun yung mukha ko. May mga maliliit na tagyawat. Tapos, pag malapit magkaroon, lalo na pag nakakain ako ng itlog, yung tipo mo na maliit lang siya. Pag nakakain ako ng itlog, talagang namumula siya. Tapos, minsan nagnanaknak pa. So, hanggang sa nakapagtrabaho ako, hanggang sa napunta ako ng Kuwait, ganun pa rin yung mukha ko. Akala ko dati pag nag-abroad ako, kikinis, puputi. Pero wala, walang nangyari. As in, talagang ganun pa rin. Kinitigyawat lagi. Tapos, fast forward, year 2018, early of 2018, nagbakasyon ako, first bakasyon ko, galing ng Kuwait, first bakasyon ko ng Pilipinas. Yung pinsan ko, may binibenta siya na food supplement, which is nakakaganda rin siya. Ang isa sa mga side effect niya is nakakaganda siya ng balat, which is yung sa kanya, iniinom niya. Sobrang blooming talaga niya nung nakita ko siya, as in talagang maputi, tapos ang ganda talaga ng balat niya, although even before makinis naman talaga siya, pero blooming nung umiinom siya ng supplement na yun, blooming talaga siya. So ako, naingganyo rin ako na uminom. So at first, feeling ko wala siyang effect sa akin, bukod lang siguro sa nagpupupo ako ng every day, which is dati hindi naman. Siguro yun yung maganda na epekto niya na nagpupupo ako. Pero other than that, wala. Pero since nagpupupo naman ako ng every day, ino ko pa rin siya, tinuloy ko pa rin siya. Hanggang sa nakabalik ako ng Kuwait. Tapos yung isa kong co-work, nag-ano pala siya, parang member na talaga siya nung company. Ngayon, ginawa ko, nagpa-member din ako sa kanya para sa panggamit ko, para medyo mas makamura ng konti para sa akin. So, ilang buwan na iniinom ko siya, siguro, kung bumalik ako, siguro ininom ko siya ng mga 6 months. Ganun din, parang wala rin epekto. Pero tinutuloy-tuloy-tuloy ko lang din kasi nga nagpupupo ako. Tapos hanggang sa, anayari na, nakalipat na ako ng ibang company, nagsimula na siya na nagkakaroon. Nagsimula siya sa sentido, tapos meron sa baba, tapos meron din na pakunti-kunti sa pisngi. Tapos, that time, yung baladiya ko, o health card sa Kuwait, ano siya, may expired na, parang ilang buwan na lang, parang 2 months na lang, ay hindi, 1 month na lang, may expired na siya. So, sinabihan ako ng HR na, ganitong date or ganitong week, kailangan na i-renew yung baladiya mo. So, umuo naman ako. Kaso, by that time na magbabaladiya na ako, ano, yung tagyawat ko sa sentido, medyo dumami. Siguro, magkabila akong sentido, siguro mayroong 5 na tagyawat na malalaki. Ang ginawa ko, baka sakali na makalusot, tinakpan ko siya ng bangs.
nagkupit ako ng bangs para matakpan siya. Sa Kuwait kasi, lalo na kapag sa food industry ka nagtatrabaho, bawal na may skin disease ka. At yung pimples, consider skin disease. Lalo na yung sa akin na ang lalaki, ito sobrang niya pang pula. Ginawa ko, tinakpan ko, which is hindi rin siya nakalusot kasi nung visually na i-check ka na ng doktor, pinataas niya yung bangs siya, din nakita pa din. So, hindi na rin yung, at mayroon na lang ako na 2 weeks, sabi baladiya ko. So, ano nangyari, no choice ako, kailangan ko ng intervention na ng derma clinic, which is that time, ayoko kasi, nasa Kuwait ako, mahal. Pero that time, wala na. Kasi kung hindi ko marirenew yung baladiya ko, baka tanggalin ako sa trabaho kasi bawal na magtrabaho sa isang food company na walang health card. Lalo na kapag yung mga taga-baladiya officer nag-check sa isang company at may isang trabahador sila na walang baladiya card, matatanggalan sila ng lisensya. So, anong nangyari? Nagpunta ako sa isang private clinic kasi iniisip ko kapag nag-public clinic pa ako, matagal yung proseso, wala ng visa. So, nag-private clinic. Nag-private clinic na ako kasi matagal pa yung proseso. So, by that time, ang una yung sa akin ginawa is, antibiotic. So, binigyan ako ng antibiotic for 7 days. So, after 7 days, babalik ako sa kanila. So, tinig ko yung antibiotic, walang epekto. Hindi talaga siya nawala. Bumalik ako sa kanila. Ang sumunod naman na treatment binigyan nila sa akin is yung draining and extraction. Yung tipong literal na kinukot-kot yung tagyawat mo, saka laser treatment. So, yung first session ko, pareho siya. Nung that day rin na yun, binigyan na rin nila ako ng session. Masakit, sobrang sakit. Imagine niyo yung ganito, kadaming tagyawat, iisa-isahin na kutkutin, literal na kinukutin, sobrang niyang sakit as in. Yung sakit kaya kong tiisin, kaso yung gumagawa ng treatment, Filipina, although yung comment naman niya, yung tipong hindi siya offensive, parang natural, parang kahit din ako, kung ako yung nasa situation, siguro makakapag-comment din ako ng ganun, na sinasabi niya, hala, ang dami, hanggang dito sa may hairline mo, ang dami na tagyawat. Yung tipo mo na, masakit na nga, tapos nakakaramdam ko mo ng self-pity, talaga yung luha mo na, tuloy-tuloy na, alam mo yung iyak na walang tunog, tuloy-tuloy, kasi talagang, wala rin expression yung mukha, hindi gumagalaw yung mukha ko, pero yung luha ko tuloy-tuloy lang talaga na tumutulog. As in talagang yung nagtitiris ng tagyawat ko, kailangan niya pa pinupunasan pati yung luha ko. Nasa sabi niya, tahan na, sige na, sorry na. Pero hindi po muna, ayoko rin magsalita kasi feeling ko pag nagsalita ako, baka masala ako maiyak, hindi po muna. Kinakausap yung sarili ko, kinakalma ko na lang siya na, tigil ka na, stop na. Tapos yun, hanggang second session, third session, ganun pa din siya. So, ano nangyari sa akin? Nakatatlong session ako ng laser treatment, dalawang session ng draining and extraction. Tapos, wala pa din. Hindi pa rin siya effective. Tapos, dumating na talaga ako sa point na sobrang dami na tagyawat ko. I mean, sanay naman ako na may tagyawat, pero that time talaga, nahihiyan ako. Literal, nahihiyan ako. Yung tipong muna, wala pang pandemic, wala pang coronavirus. Kahit lumabas ako ng trabaho, naka-face mask ako. At hindi lang isang face mask, dalawang face mask. Yung face mask na isa, cover hanggang dito. Yung isang face mask, cover hanggang dito. Kasi, tinatakpan ko na talaga siya. As in, ay grabe. Kasi, dumating sa point na kapag sasakay ka ng bus, pagtitinginan ka, yung tipo mo na dati, hindi ka conscious. Kahit marami kang tagyawal, kahit di ka makinis, pero that time, sobrang dami. Ganun na yung nararamdaman ko. So, one time, So, ilang buwan na? 1 month na. So, 2 weeks na or 3 weeks na expired yung baladiya ko. Tapos, sinabihan ako ng HR na kailangan na talaga na makuha yung baladiya kasi hindi ka pwede na mag-continue ng trabaho nang wala kang baladiya, mapapahamak yung company. So, umuwi na lang ako, pero talaga that time, hindi ko alam kung ano na yung gagawin. Kasi, naggumagastos na ako ng malaki para lang mawala, pero wala pa din. So, that time, one time, yung nanay ng amo ko na Kuwaiti,
ano, siguro napansin niya, kasi kahit ang naka-face mask ako, may part ng mukha ko na makikita pa din. Eh, which is, marami talaga doon. Nakita niya na ano, sabi niya sa akin, alam mo ba na ganyan din yung mukha ko 15 years ago? Meron ka na ba na doktor? Sabi ko, opo. Sabi ko, oo, meron na. Nagpapaderma na talaga ako. Sabi niya, bumalik ka, tapos kausapin mo, baka po pwede na sabihin mo, naresetahan ka ng Roaccutane. Tapos sabi ko, ano yung Roaccutane? Sabi niya, basta pumunta ka sa doktor, sabihin mo kung po pwede ka resetahan ng Roaccutane. Alam nila na yun. Tapos, di, after ng trabaho, bumalik ako sa clinic, sinabi ko na, expired na yung baladiya ko, baka po pwede na resetahan nyo na ako ng Roaccutane. Tapos sabi nung dermatologist, sabi niya, oo nga, yan na yung iniisip ko na ibibigay sa'yo. So, long story short, niresetahan niya ako, pero bago ka resetahan, kailangan mong gumawa ng dalawang laboratory test. Yung isa ay pregnancy test, tapos may isa pa na laboratory test, tapos yung isa, full examination ng liver test. So, before ka resetahan, kailangan maklear mo yung tatlo na yon. So, nagpa-laboratory test ako. So, by that time pa, ang ginawa ko pa, nagpa-laboratory test ako sa public hospital. Kasi pag sa kanila, sobrang mahal. Siguro yung buong test aabot ng nasa 11,000 pesos in pesos ha, pag in-invert na, or 12,000 pesos. So, ginawa ko, yung pregnancy test lang yun sa kanila. Tapos, yung dalawang laboratory test, pumunta na ako ng public hospital. So, after ko makuha, clear, binigyan niya ako ng dalawang dosage ng Roaccutane. Yung isa ay 20 milligram at isa yung 10 milligram na dosage. Tapos, after nun, iinom ko na wala kang gagamitin ng kahit ano. Ang ibibigay lang, ang ire-recommend lang sa'yo is moisturizer, kasi kailangan mo talaga yon, saka sunscreen na kailangan mataas yung SPF. So, yung binili ko by the time, 50 SPF na sunscreen. So, nung iniinom ko siya, so, inano naman niya, before niya sa akin binigay yun, diniscuss siya sa akin kung ano yung mga side effect, ganyan. Oo lang ako, okay, tipo mo na, sige, okay lang, kahit ano yung maging side effect. By that time na, ay saka isa pa pala, bawal ka rin na uminom ng vitamins habang iniinom mo yung Roaccutane, lalo na yung may vitamin A na vitamins. Kasi yung Roaccutane, parang ano siya, sa pagkakaintindi ko ha, ang tawag sa kanya ay, asan ba yun? Sinulat ko dito eh. Isotretinoin. So, pagkakaintindi ko, parang ano siya, vitamin A, parang yung katawan mo bubombahin ng vitamin A. Ang epekto is, eto na, first 2 weeks na iniinom ko siya, laging masakit yung ulo ko. Literal na laging masakit. Yung mata ko, natuyo lagi. Yung labi ko, laging tuyo. So, ang tendency, habang kahit nasa work ako, from time to time, pinapatakan ko ng eye drop, yung magkabila ko mata, saka laging may petroleum jelly yung labi ko kasi talagang tuyo. Saka, inom ng tubig. Inom ng tubig. Doon ako natuto na talagang binibilang ko yung iniinom ko na tubig kasi, kailangan talaga siya. Saka, medyo yung Roaccutane, matapang talaga siya na gamot. Sobrang tapang yun ng gamot. So, kung ano talaga yung sinabi sa inyo ng dermatologist nyo na gawin nyo talaga. Kasi, delikado, in a sense na sobrang tapang niya kasi. Saka, kung sexually active ka na tao, at babae ka, bibigyan ka ng pang contraceptives. Pero ako, by that time, hindi ko naman na siya kailangan. So, ininom ko siya first month, nasa 30 milligram ako. So, dalawang tableta yun, na isang 10 at isang 20. Tapos, ang ginagamit ko na moisturizer is rosehip oil. Ayoko na rin kasi nang gumamit ng kahit ano na yung may chemical. So, natural na lang, bumili ko ng rosehip oil. Tapos, sunscreen. Laging may sunscreen every time. Saka, natuto ako magpayong nun. As in, laging may payong.
Saka sa Kuwait, sobrang init din kasi. Pero dati kasi kahit sobrang init, din ako nagpapayong. Pero since umiinom ako ng raw Accutane, nagpapayong nga ako. So first month na iniinom ko siya, ay grabe. Parang magic na nawala yung tagyawat as in. Para siyang magic as in na clear. Siguro, eto, pakita ko sa inyo yung picture na to. May makikita kayo na may mga part na may pimples pa rin. Pero compare nyo naman dito, yan na yung after a month na umiinom ako ng Roaccutane. As in talagang sobra niyang effective. Yun nga lang, bukod sa first 2 weeks, sumakit yung ulo ko, laging tuyo yung mata ko, yung labi ko laging tuyo, tapos misa magigising ka sa gabi, ito yung tuyo lalamunan mo. Saka ano, isa pa sa mga epekto is laging masakit yung katawan ko. Literal. So, at first, parang iniisip ko, sige, ano lang, baka sa trabaho lang. Kasi by that time, talagang ang dami ng order. Medyo pataya na yung trabaho sa sa workplace. Pero, nakadagdag pa yung epekto nung Roaccutane. Yung tipo mo na, literal na masakit yung katawan mo na kapag galing mo ng trabaho, para kang binugbog. Saka every time na makakahawak ako ng pera, pag dumating yung trabaho ko, dumidiretso ako sa massage parlor. Kasi yung building na tinitiran ko, sa second floor noon, merong parlor. Tapos meron din sila nagmamassage. Yung tipo, pag nakahawak ako ng pera, dun talaga yung diretso ko na magpapamasahe kasi talagang sobrang sakit ng katawan ko. So, second month, doktor, in-increase niya na yung dosage ko into 20 milligram. So, ano na siya, 40 milligram na yung iniinom ko. Hanggang natapos ko yung fourth month na inuman ng gamot. Pero, every month, dun sa 4 months na yon, nagpapa liver test ako lagi. Kinukuha ako ng dugo, tapos i-check ko ano yung lagay ng liver ko. Pag hindi ko okay, ititigil yung gamot. Pero, thankfully naman ako, nasa sa akin, okay naman. Saka ano, sinunod ko naman lahat ng sinabi ng doktor na wala tayong iniinom ng vitamins, inom lagi ng tubig. Saka, laging may sunscreen na ina-apply sa mukha ko. Saka sa braso, sa kamay, yung mga part pala na naaarawan, yun yung a-applyan mo. Saka isa pa pala sa mga nakalimutan ko, isa sa mga epekto niya bukod sa yun nga, tuyong mata, tuyong labi, laging uhaw, masakit sa katawan, likod at paa, lagi ang masakit sa akin. Isa pa sa mga epekto niya is sobrang nipis ng balat ko to the point na one time, sumasakit yung paa ko. So, ang ginawa ko, minasahay ko siya ng knuckle ko. As in, talagang yung sa may binte, pinangganyan ko siya ng masahe. Tapos, nagulat ako, ba't humapde yung knuckle ko? Anong nangyari? Ano siya? Nabalatan. Yung tipo mo na, ano lang ha, yung balat lang ha, nagkaskasan lang sila. Pero medyo madiin, saka medyo matagal kasi nga tinatry ko na masayihin yung sarili ko. As in talaga nagbalat yung knuckles ko. Ganun siya. Ganun yung paninipisin niya yung balat mo. As in, ganun yung naging impact. Kasi talaga yung ganito ng knuckle ko, puro ano siya, puro gasgas. Actually, hindi lang siya basta gasgas. As in talaga para talaga siyang nabalatan. Pero hindi naman yung first layer lang nabalat. Pero yung mahapdi pa din. So, fourth month, ano pa din, yung natapos ko yung pag-inom, fourth month ko, sobrang niya talagang kinis as in. Sobrang kinis na to the point na after 14 years, 13 years, yung tipo mo na nahawakan ko yung mukha ko at hindi siya oily. Hindi siya oily. Kalimutan ko pala sa unang kong video, kaya pala ako na maraming tagyawat. Kasi, ano, sobrang oily ng balat ko. Which is, isa yun, actually, parang yun yung main na ginamot ng Roaccutane, yung pagiging oily ng balat. Kasi, baitatang, kahit ngayon, kita nyo ah, umaga, hindi siya oily. Pero before, sobra niyang oily. Yung tipo mo na, misa binibiro ako ng nanay ko, nasasabi niyo, yung pag-oily ng mukha ko, ano, kung po pwede lang ma-extract yung oil, pwede ibang piritong itlog, ganun siya ka-oily. Pero ngayon, ano na, tumigil na ako ng pag-inom ng March 2019.
Yun yung huli kong inom. Hanggang ngayon, ganito pa rin siya. Hindi siya oily. Although, nagkakaroon pa rin ako ng mga pimples. Asambi pimples ko. Ayan. Ayan, nagkakaroon pa rin ako ng mga ganyan. Saka sa noo, meron akong isa dito. Ayan, meron pa din. Nagkakaroon pa din. Lalo na kapag malapit ako magkaroon. Pero, sobrang laki ng diferensya sa before saka sa ngayon. Tapos, ano pa ba? Ay, saka isa pa pala, nakalimutan ko na sabihin na kapag uminom kayo ng Roaccutane, ano, bawal talaga kayo magbuntis kasi, ano, sigurado na magkakaroon ng birth defect yung bata. Tapos, even before nag-stop kayo, 6 months na nag-stop kayo, nun lang kayo na pupwede na magbuntis. Kasi, parang ano, para sure na wala na talaga yung kahit anong residue ng gamot sa katawan mo bago ka magbuntis. Kaya, before ako umalis ng Kuwait, ano, parang siguro 5 times na talaga inulit-ulit ko dun sa derma. Kung pupwede, by that time, after 6 months, okay ba talaga? Sure ba? 100% sure ba na pupwede ako magbuntis? Kasi yun talaga yung balak namin ni Victor na pagpunta ko dito, ano kami, if ever nabihiyaan ka agad ng anak, mas okay. So, yun talaga yung kinilir ko sa derma ko. So, sa inyo dyan na nawawala na ng pag-asa na hindi na talaga kikinis, hindi na mawawala yung tagyawat, ano, try nyo. Baka sakali na maging epektibo rin sa inyo. Kasi tingnan nyo yung mukha ko. I mean, hindi siya perfecto. Ang dami niya naging damage. Pero compare nyo dito, sobra-sobra akong thankful na ngayon sa itsura ng mukha ko. Kasi, ay, naaalala ko kung ano yung itsura ko dati, ay, sobra akong thankful kung ano na yung itsura ko ngayon. So, sa inyo dyan, try nyo. Although medyo mahal nga lang siya na treatment, pero sobra niyang worth it. May mga bukod sa mahal, may mga titiisin ka na side effect niya, pero sobrang worth it as in. So sa inyo diyan, try niyo baka sakali na epektibo din sa inyo. So yun lang. Mamaya lalabas kaming mag-anak, kukuha na namin ng passport sa Ellie. So bye.